So yun guys, Lay, may nag-comment sa section. Kwento ko daw kung paano ako nagsimulang maging content creator, basta ganun yung pagkakaba. Di ko lang kung yun ba yung exact word, basta ganun yun. Okay, saan ba ako magsisimula? Siyempre, ang simula ng lahat, letter L. Isa lang din akong manonood, kagaya nyo dati, simpleng viewer lang din ako, men. Marami akong idol dito, si Darkside, si Pickle, si Lay, si Mizaki. Sus, dami kong idol dito, dami kong mga nagturo sa akin kung paano gumamit ng fighter eh. Tapos may dumaan dun sa TikTok ko. Ano 'yun? MCC 'yun, MCC. Tapos magkakaroon daw ako ng diamonds para kapag nag-post ako ng video na tungkol sa ML. Kaya naman siyempre nag-try ako. Ito pa nga yung unang video na pinost ko eh. Ayan, di ba? Kung makikita nyo, may link yan ng ML kasi akala ko magkakaroon ako ng diamonds dyan. Siyempre, wala akong magagawa. Hampas lupang nila lang ako na umaasa lang sa bigay ng MCC. Wala naman ako nakuha. Tapos, patawa-tawa lang ako sa mga video ni Tyron na hindi ko na nakikita sa FYP ngayon. Bakit kaya? Tapos, yung TikTok ko, ginawa ko lang yung gallery. O, ang purpose talaga ng TikTok ko is maging second gallery ko yan. Para kapag nagawa ko na yung video, tapos na-post ko na sa TikTok, pwede ko na siyang i-delete sa gallery, tapos pwede ko pa rin siyang panoorin dito sa TikTok. Makakatipid ako sa storage. Hanggang sa isang araw, natulog ako, tapos pagkagising ko, yung isang video na pinuso sa TikTok, sumikat. Yung German cut. Ito. Tapos nag-comment pa si Mizaki nun, tuwang-tuwa ako po, take, automated siya sa akin sa Facebook eh. Ha, kala mo ha, imbis na aalis na dapat ako nun, kasi mag-wild drip na ako, hindi na kaya ng cellphone ko yung FPS drop. Nag-ML na lang ulit ako kasi wala na. TikToker nung matay guday. Tapos kinarir ko na yun. Sunod-sunod na ako nag-post nun kasi feeling ko artista na ako eh. Paano ba naman? Umabot ba naman ng 50,000 yung views, diba? Feeling ko artista na ako, men. Sunod-sunod na yung pagpo-post ko nun. Akala mo talaga may naghahanap sa akin sa TikTok dati para lang ano eh. Nagpo-post ako para hindi nila ako mamisi. Wala naman talaga. Wala namang may pake sa akin dati. Hanggang sa naisipan ko na mag-voice over. May isang clip ako na hiniram sa isa pang TikToker din. Small TikToker din siya, tapos ginawa ko siya ng voiceover. Tapos yun yung umabot yun ng million views. Yun yung pinakaunang video ko na umabot ng million views. Tapos hanggang sa nakita ko yung mga comment, natutuwa daw sila sa boses ko. Di ko rin alam kung ano nakakatuwa sa boses ko, naiirita nga ako kapag naririnig ko yung sarili kong boses. Sa totoo lang, hindi ko nga pinapanood sarili kong video, bubwisit ako sa sarili kong boses eh. Pero ayun ah, dahil gagustuhan naman, edi pinagpatuloy ko na lang, sinunod-sunod ko na. Sa totoo lang, di naman ako nakikipag-call dati. Oh, nadamay na yung call. Ngayon lang ako nakikipag-call kasi nadagdagan yung self-confidence ko na magparinig ng boses. Ayoko talaga nang may nakakarinig ng boses sa online kasi nga, waray ko salig sa akong kaugalingon. At yun na yun, putik na, andal-dal ko talaga halos. Marami pa akong gustong sabihin eh. Pero syempre, napakahaba na ng video na to. Nasusobra na ako sa dal-dal, men. Kaya yes, mahirap pa magkwento, sunod-sunod talaga, talagang aabutin ka ng 10 taon. So, to summarize it all, nagtuloy-tuloy na ako gumawa ng content noon, nagre-request kayo, ginagawa ko, nagre-request kayo, nagko-comment kayo, nagre-reply ako, yung reply ko, video, tapos gagawin ko yung kinomen nyo, tapos, tcharan, tapos, hantod sa atin ako nga rin karon. Tsaka isa pa nga pala, hindi ako Bisaya. Natanay lang ako mag-Bisaya kasi ilang taon na ako nandito. Bale, 1, 2, 3, 4, 5. Isang taon na rin ako nandito sa Leyte kasi nagbabakasyon. Pero dito ako nag-aaral. Ganun kasi ang magbakasyon, nag-aaral ako, men. Dreams of the day! Di bali ng tamad, wag lang pagod.